nangyari sa kanya? May amnesia ba siya? Bakit ganyan? We're doing some tests. At ayon sa kanyang ECG, masyadong mabilis ang tibok ng kanyang puso. May ihambing mo ito sa isang kabayo. Ay! Dok, ano ang gagawin natin ngayon? Paano babalik sa dati si Bruce? We'll be doing some tests. Sige. Bruce. Elika, sakay ka muna dito sa wheelchair. Magte-test daw sila sa'yo. Para matapos na tayo, para malaman din ko alam ba talaga ang sakit mo. Ay, bakit ganun umupo? Ano nangyari? Ganun siya umupo. Dito lang muna kayo. Bakit siya? Ano ba yun? Kasalanan ko lahat ng ito. Ako ang may kasalanan. It's all my fault! It's all my fault! Hoy! Tigilan mo yung kaartehan mo, ha? Hindi ka nakakatulong. Mami! Nagpunas ka na? Nako, sa itsura mo, mukhang hindi pa. Ay, nako. Paamoy nga. Ano? Sabi ko naman sa'yo, pinaka-ayoko yung amoy na ganyan. Amoy poor! Yan. Para yung amoy mo, yan. Amoy. Ayan! Amoy mayamang ka na naman, anak. Hindi ka na amoy mahirap. Huwag ka kasi masyado dumidikit dun sa Kaloy, anak, ha? Kasi baka may kuto yun. Galit po ba kayo kay Kaloy? Anak, hindi naman sa galit ako dun sa Kaloy. Kaso parang hindi siya magandang kaibigan para sa'yo. Kaya nga kita pinasok sa private school. Pero wala namang gustong makipaglaro sa akin eh. JD, if you try hard enough, sigurado akong magkakaroon ka ng mga friends sa school. Alam mo, kahit sa'yo man lang anak ha, gusto kong matubad ang mga pangarap. Ha? Opo. Ayan. Kaloy, huwag ka lala. Bigyan mo oras family ni Dr. DJ sa'yo. Ganun talaga sa umpisa. Si Kekay, ganun din eh. Pero siya, alis ka agad. Hindi niya ramdam siya mahal namin. Alam lang niya, lakdab siya. Malas siya. Galit siya sa amin. Hindi niya antay amin paliwanag kanya. Laya siya. Kaya ako, balik dito para hanapin si Kekay. Huwag kang mag-alala ko, okay? Talaga, Pexman, hindi na ako gagalaw para hindi na ako mapagalitan ni Mami Cynthia at para mawala na ang kamalasan ko. Tama sabi ni Sir Aida, ang kamalasan, gawa natin. Babaguhin ko buhay ko dito, okay? Ano tong test mo? Dugo mo, berte. Yung puso mo, pangkabayo. Yung x-ray ng ulo mo, cone head. Tao ka ba talaga? Hindi. Walang problema. Magaling na siya. Iuwi nyo na siya. Kundi, mahal ang babayaran nyo dito sa hospital. Hasi! Problema yan. Babayaran natin, Bruce. Ano yung Bruce? Okay lang si Bruce. Kaloka? Ang tindi nung nangyari kay Bruce at kay Jackie? At naniniwala rin ba kayo na talagang nagka-amnesia yan si Bruce? Dahil kung ako si Jackie, hindi ako maniniwala. Never! Eh, ano ba talaga sa tingin nyo nangyari kay Bruce? Sa ganda na ni Jackie, nagawa niya pang Indianin. Ay naku, wala yan sa ganda. Nasa utak yan at sa disposition. Kasi tinan mo yan si Jackie, parang may pagka-lokarit eh. Mabuti yan, nagising na sa katangahan niyan si Bruce, di ba? May ganon? Mm-mm.
Pasensya lang ngayon, kawawa. Gumaganyan ka pa. Kawawa? Si Bruce ang kawawa kung nagkatuluyan sila. Kasi alam mo, dapat ang mga bagay dyan kay Bruce, yung tipong may ambisyon. Yung hihilahin siya pataas. Hindi katulad niya si Jackie, parang hihila siyang pababa eh. Eh, kilala mo ba si Bitter Ocampo? Kasi sa tono ng pagsasalita mo, parang may gusto kang ipahiwatig. FYI lang, no? Hindi yung intention ni Bruce. Nagka-amin siya siya eh. Gets? Ganun ba? Hindi niya intention? Nagka-amnesia, ibig sabihin wala siyang maalala? Correct. E di ibig sabihin hindi niya maalala si Jackie? Correct! Good news. Kumain ka muna. Ay, hindi ka. Uy, alam niyo? Ayos naman yung CT scan yun eh. Saka yung MRI niya. Pero tingnan niyo, ba't nagkaganyan pa rin siya? Eh, ikaw, bakit ka ganyan? Hindi ka naman nabago sa ulo, ha? Eh, anong pakialam mo? Eh, bakit ka nakatingin sa akin? Na-mesmerize ka sa kagandahan ko? Kapal mo, ha? Sing kapal na makeup mo, ha? Horse, if I know, type mo ako. Over mo ka type. Kaya ka ganyan sa akin. Hoy! Kanina pa kayo. Pinagbibigyan ko kayo. Masyado na kayong mahabang magsasalita niyo. Nagtatalo-talo kayo. Nakita niyo may mas malaki tayong problema. Tingnan niyo nga ang tsura nito. Lucy, ano bang ginagawa mo? Nakuha niyo pa magtalo dyan? Lucy, uy. Ano ba? Parang sira na. Ay! Wow, pangit ay, lasa. Ano nga yan? Katulad mo na siya eh. Ano ba nangyari sa'yo? Tsaka, tinan mo to, ano to, ha? Bakit itong ginagamit mong bag? Saan galing yan? Saan mo nakuha yan? Bag to nung, ibig sabihin, gamit ko to. Wala tong ginalaman kung ano nangyari sa akin. Are you sure? Sapatos? Are you sure? Sure? Sure. Basta ang naalala ko, nagising na lang ako. Nasa tabi ako ng bangin. Tapos nakita ko ang aking mga gamit nakakalat doon, kaya pinulit ko isa-isa. 1, 2, 3. Tapos naglakad-lakad ako hanggang sa makarating ako dito. Kaya pasensya na kayo kung hindi ko kayo talaga maalala. Huwag kayong mag-alala. Pag naka-recover na ako, maaalala ko kayo. Lalo ka na, miss. Hindi kita talaga matandaan. Sorry. Bruce, ako to. Si Jackie. Hi, I'm Bruce. What's your name? Jackie nga! Kamula. Baliw na talaga siya. So? Hi, anong pangalan mo? Jackie nga. Hi, I'm Bruce. Tuloy pa siya. Bruce, tingnan mo yung mga litrato natin dalawa. Ito oh, naalala mo ba to? Ito yung sa Baguio. Alam mo mabuti, Bruce. Ayan oh, di ba ang saya-saya natin noon? Naalala mo na ba? Hoy, Jackie. Tawag ka. Gusto ko daw kausapin ni Madam Barbara. Bruce, babalik ako ha. Alalahanin mo ko, Bruce, ha? Tignan mo mga litrato. Eh, kung untugin kaya ito ng ulo niyan, di ba ganyan sa mga pelikula, inuuntog-untog pag may amnesia? Tugin ko kaya yung ulo mo, ha? Sinasabi mo eh. Sinong ako? Ikaw, tigilan mo na, ha? Tigilan mo na. Totohanin ko yung mga ginagawa ko sa'yo eh. Talagang mahirap. Hindi ko rin naisip na itong katawan palang pinagayaan ko ay maraming nakakakilala. Kaya paano to? Okay lang, labas. Alis na tayo dito. Paano nga alis? Di ba kasasabi ko lang, maraming nakakakilala sa katawang ito. So pag umalis ako, marami pa rin maghahanap sa atin. So kailangan panindigan ko na to para mahanap ko na si Princess. Kailangan kong pag-aralan kung ano ang ginagawa ng kataong to. Para hindi tayo malata. Masaya ako dahil nakabalik na si Bruce dito kahapon. Pero hindi ako masaya dahil sa nangyari kahapon. Pagkakataon na natin sana na makaungos sa maganda at mataas na ratings, pero hindi nangyari yun, sayang. Madam, humihingi ho ako sa inyo ng paumanhin. Hindi ho kasi ako talaga nakakuha ng pruweba, pero kaya kong panindigan na nakausap ko si Kokoy. Nandito na siya. Kaya nga, bibigyan ka namin ng chance kasi I believe in you. At nakausap ko na rin si Dick at nilift ng suspension mo. Kaya, pwede ka nang pumunta sa orphanage, ha?
at kung saan man yan. And be sure to get that scoop or else. Or else po? Or else. Sisiguraduhin ko na pupulutin ka na sa kangkungan at hindi ka na makakabalik sa network. Bruce, naalala mo? Di ba madalas tayong kumain ng merienda dito? Ayan o, dyan tayo lagi nagbibiruan. Oh, ay, ito. Dito, di ba minsan napagalitan tayo dito, yung tayong dalawa? Hey! Jackie! Akala ko ba magbabakasyon ka? Ay, hindi. Kasi pinabalik ako. Nilift na yung, ano ko, suspension. Ganon? Eh, paano naman si Bruce? Mababayaan mo naman siyang ganyan. Eh, hindi. Maalagaan ko naman siya habang nagtatrabaho ko eh. Alam mo, meron akong advice eh. Friendly advice lang naman. Kasi feeling ko hindi ka naman kawalan dito, so okay lang nang mag-leave ka ng mga ilang araw para mabantayan mo si Bruce. Kasi kung ako sa'yo, hindi ko pababayaan ang boyfriend ko. Mahirap na, kasi baka hindi siya makabalik sa katinoan niya, maghanap ng iba. Alam mo, kung may kaibigan ka, maganda yung pinapayo mo. Kaya lang hindi tayo magkaibigan eh. Kaya wala sana akong balak sundin yung pinapayo mo sa'kin, ha? Halika na. Tart? Tart! May tsura mo? Bakit? Tatanggal akong makeup eh. Ah, ano? Tart, kailangan na nating mag-welcome party para kay Koke. Ay, naku, Tart. Tart. Hmm. Dinala ko si Koke dito para magtago. Hindi para magpa-party. Oh! So, hindi man buong Pilipinas ang iimbitahin ko eh. Tayo-tayo lang. Ah, basta, hindi mo gagawin yan. Matulog ka na, pagkatapos magtanggal sa makeup na yan. At huwag kang magpaka-stress sa party nila dahil hinding-hinding mangyayari yan, ha? Sige na, at bababa pa ako at may pag-uusapan pa kami ni Koke. Ha? Tulog ka na. Okay, Tart. Tsaka tanggalin mo yan para kang ano? Bakit? Nakakaganda ng skin ako nga, no? Ganun na lang yon, ha? Ganun na lang yon. Nakatira lang nga dito si Koke, pero hindi ko pa rin mapapakinabangan. Ha? Diba? Kailangan gumawa ko ng mga paraan. Para, once and for all, matanggap na ako ng mga isdaberang mga socialites na yan at ma-feature na ako sa mga society pages. At hindi nila mai-snub ang waste queen pag nalaman nila na si Koke ay nakatira sa aking bahay. That's it. Nobody can stop me. Hello? Mrs. Madrigal, Cynthia Caparaz. Yes, imbatihan sana kita, meron akong party. Yes, a big party. Tunis, ito pala si Bruce eh. Bruce! Ano ba ito? Ah! Ito pala pinapahanap po! Bella! Tawag mo ko? Hindi, pinsan. Sinusungod ko lang siya. Tinutokso. Bruce, halika na, iuwi na kita. Ha? Huh? Saan? Iuwi na kita sa amin. Halika na. Ay, ayoko. Ano ba yan? Parang ba ito? Parang masapa. Eh naman kasi, binibiglaan niya eh. Wala kang alam eh. Aton, mabuti pa sa akin ka na lang matulog. Sa kanila lang ako matutulog. Halika na, iuwi na kita sa amin. Kasi naisip ko, kung iuwi kita dito sa dorm, wala ka namang kasama doon. Mabuti pa yun sa amin ka na lang. Hindi, ayoko sumama sa inyo. Sa kanila ako sasama. Jackie, alam mo, dahil naman sa napakabait ko, ako lang bahala sa kanya. Ako lang magdadala sa kanya. Sige. Uwi ko muna siya. Okay lang ba sa'yo? Oo. Sige. Salamat, Tola. Napakabait mo. Okay lang ba sa'yo? Oo. Magpahinga ka, Bruce. Okay. Ano ba nangyari? May something wrong talaga nangyari sa pinsan ko. Ano ba nangyari doon? Mula na makita kita ko, okay? Lalo ako na-inspire na pursigihin itong ginagawa ko. Marami-rami din ako invention na nagawa na pinakikinabangan ng mga kababayan natin ngayon at marami pang darating. Ako to ang sinangyari sa iyo, Dr. DJ! At saka, ito. Itong alien detector ko. Gumagana siya kapag malapit kayo sa planeta namin. Pero kapag nasa loob naman kayo ng Earth, eh hindi siya gumagana.
Pwede mo kang matulong kung paano ma-improve ito? Tulong ako sa iyo, Dr. DJ. Ito gadget ko, para kita Kekay. Pero, hina siya eh. Pagsama natin gadget natin para mas malakas at mas mabilis. Sige, tsaka okay. May nakuha silang debris sa hinihinalang nilang landing site ng spaceship. Ganito din ang composition ng spaceship mo noon. Tama ka, Dr. DJ. Makikita na din kita, Kekay. Bakit mo nililigpit yan? Ha? Eh, kasi Diyosa mukhang matagal-tagal pa siguro bago ko uli magamit to. Kaysa naman magpakasal ako sa lalaking hindi ako kilala. Patingnan na kasi natin sa doktor. Sa psychiatrist ba? Para malaman natin kung ini-etch sa batay ng Bruce na yan. Ano kung totoong hindi niya talaga ako maalala? Hindi ko yata kakayanin, Diyosa. Ikesa naman mo wala sa sayo ng tuluyan. At least ngayon may chance ka na ipaalala sa kanya ang lahat ng ito. Alam mo, even if he forgets your nose, your eyes, your lips, and your face, gets your nose, your eyes, your lips, your in your heart and in your, his heart, love never forgets. Kung ano man talaga ang nangyari kay Bruce, ipanalangin na lang natin na gumaling siya agad. Matuloy ang kasal niyo. Huwag ka nang umiyak. Because time heals all wounds, they say. Di ka nakatulong? Tul, ano ba nangyayari sa'yo? Wow! Ang baho! Kuya, yan ang jowa mo. Di mo ba naalala? Wala ka ba din ba naalala, Tol? Tol! Ano ginagawa mo, brief yan? Di sa ulo nilalagay. Dito nilalagay, ano? Dito. Ay, ano? Yan, dyan nilalagay. Kaso sa loob yan, Tol, nilalagay, ha? Hindi sa labas. Ano talaga nangyayari sa'yo, Tol? Yan. Yan sana susuotin mo sa kasal niyo ni ano, ni Jackie. Tol, ginugutom ako sa'yo. Labas muna ako, bili akong beer. Di kita maintindihan eh. Kung alis dyan, may gusto ka? Kung ano ang gusto mo, gusto ko rin. Akala ka lang. Diyan ka lang, kung alis dyan ha. Bako ng gawin mo ha. Sikip-sikip! Bantot-bantot! Gilit-gilit! Ayaw Kekay dito! Ang baday niyo?